Yes, it's me again, Celine De Leon. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new videos. For our today's vlog, I will give you some tips or ideas to our work from home look. Yes, some of us, mga baby lalabs, mga naka-GCQ na. So, yung iba sa atin bumabalik na sa pagtatrabaho. And yung iba sa atin is mas pinili na lang mag-work from home kung kaya namang gawin sa bahay. And today's for our today's vlog, yun nga, mag-work from home look tayo. Mula nung March, is nandito lang tayo sa bahay and we look like this. Kung saan tayo more comfortable, kung saan tayo, kung ano lang talaga itsura natin sa bahay, yun lang talaga tayo. Like, messy bun, tas basta na lang natin na ipit yung buhok natin, and sometimes hindi na tayo nagsusuklay. And some of us, hindi na tayo nakakapagpolbo, napapabayaan na natin yung mga itsura natin. And yes, some of us, we're wearing loose shirts, sometimes sleeveless. To our girls, a very short shorts. Sa mga lalaki, mga naka-boxer na lang. So today, magbibigay nga ako sa inyo ng tips and ideas sa mga naka-work from home ngayon. So, from quarantine look to work from home look tayo today. So, let's start. Usually, yung mga naka-work from home, sila yung mga office something. So, minsan meron sila mga ka-video call or something na kailangan nilang, you know, basta ganun. I'm going to use this Maybelline Fit Me Matte Poreless with the shade of 128. Depende naman sa inyo kung gusto nyo mag-foundation or mag-powder na lang. Pero nasa sa inyo naman kasi yon kung ano yung, kung saan kayo mas komportable. Pero kasi ako, I'm usually use my foundation and put some powder para mag-set siya. Siguro sa paglalagay ng foundation, kung since nasa bahay naman kayo at iniisip nyo na, oh, nasa bahay lang naman ako, pa magpa-foundation. So, magkamamit na lang siguro kayo ng something na powder, compact powder, or powder foundation. Or if you want, nipisan nyo lang ng foundation nyo. Kasi ako nasanay ako nung pagpapasok kasi ako sa school. I always use liquid foundation. Then, yun nga, isa-set ko siya ng powder. Sa paglalagay ng liquid foundation, guys, mas maganda kung hindi nyo siya i-direct sa blending sponge kasi ma-absorb kasi ng blending sponge yung ating foundation, liquid foundation. So, it's better na brush muna. Actually, hindi naman ito yung liquid foundation brush. Meron talaga siya. Yung medyo malaki talaga. Pero, I don't know. Ito ako comfortable. Mas gusto ko kasi ginagamit itong brush na to. Mas maganda sana kung yung malaki na pang liquid foundation brush talaga. Ayan. So, yun. After natin maglagay ng liquid foundation, syempre, i-blend nyo. Kasi ang hirap naman na sa harap ng camera, may kausap kayo. And yun, para kang, yun, namumuti yung mukha mo sa sobrang, hindi kasi, yung angat na angat siya. Kaya kailangan i-blend nyo siya ng maayos. Bakit ba natin ginagawa yung pag-makeup or yung pag-aayos, even nasa bahay lang tayo? Guys, alam mo yun, para ma-feel mo naman yung pagtatrabaho mo. Kasi, working hour yun eh. Kumbaga, 8 hours kang mag-work. Pero yung itsura mo, parang hindi mo man lang ma-feel. Parang kang, you look so stressed. You look so haggard. So, yan. Medyo, siguro, okay na siya. And, that's it. Like what I said before, after liquid foundation, isa-set nyo siya ng powder. So, I use setting powder para dito. If wala kayong setting powder, pwede naman po yung normal na pulbo lang
yung ginagamit ng mga baby powder, okay lang naman yun kasi ang importante, maset yung ating liquid foundation. Wala guys, ang gamit kong setting powder is AOA. Ayan. AOA Studio, the perfect setting powder. After natin siyang iset, so hindi mawawala ang, yes of course, ang ating kilay. Ang gamit ko nga palang pang kilay is Careline Best Brow Liner. Ayan, kasi medyo luma na siya, so hindi ko naman mapapakita na. Sa pagkikilay guys, you can watch my tutorial naman, pero sige sabihin ko na dito. Una dito muna sa baba. Todin nyo siya mula dito hanggang sa dulo ng kilay nyo. And then the next one is dito sa taas. Hindi nyo siya itutodo hanggang dito lang siya. Kapantay lang nung inyong mata. Ayan. And then after that, yung curve niya is dapat, alam niyo yung black nung mata nyo? Ito siya dapat. Doon nyo siya i-curve down. Doon nyo siya ano nang pababa. Ito na naman yung sinasabi ko. Pasensya ko nyo na. Kasi kailangan kong... Ayan. And then, shade nyo lang siya hanggang dun sa limit nung sa taas. And then, konting lagay sa baba. And, sa pagbe-blend, unahin nyo itong taas. Dapat light. Mas light siya kesa dito sa parang alam nyo yun, yung nag-fade siya na dito mas ano yung kulay niya, then dito medyo light na lang, mas nag-fade na siya. And then gawin nyo lang siya sa kabila. So after natin sa ating kilay, gagawa tayo ng something naman sa ating mata. Usually, ang ginagawa ko lang kasi, pag gusto ko lang ng medyo presentable na look, naglalagay lang ako ng liquid eyeliner. So, yun yung gagawin natin ngayon. I'm going to use this Careline Graph Ink Liner, waterproof siya. So, it's a black. So, magli-liquid eyeliner muna tayo. And, guys, pwede din naman, kung gusto nyo ng medyo something, something may kulay sa inyong mata, pwede naman you can use eyeshadows para sa mata nyo, and it's up to you kung anong kulay, pero it's better na kung ang gagawin yung kulay is orange, brown, something like that. So sa pagliliquid eyeliner, nakadepende rin siya sa mata nyo guys, mga baby loves. Ang pagliliquid eyeliner, sa pagka medyo malaki yung mata nyo, dapat dulo lang yung lalagyan nyo. Like, dito lang siya, dito. And then, konting buntot lang siya. And that's it. Yung dulo lang. Kung medyo malaki yung mata nyo, kaya tingnan nyo, parang mas sisingkit lang siya ng konti. Maging chinita looks lang kayo. So, ako kasi, nasanay ako ng binubuo ko siya para, hindi ko alam, hindi ko rin kasi ma-identify, malaki ba yung mata ko? Please comment down below if, kung ang mata nyo naman ay singkit, yung mga chinita looks kayo, ganun, then, you must do this. Para medyo, malaki tingnan yung mata. Next is, para hindi naman masyadong, ang tawag doon, medyo maputla yung inyong mukha. Then, maglagay tayo ng konting blush. This, Profusion, na blush and bronze. So, nasa sa inyo naman, kung meron naman kayong pang blush na medyo orange, para, ano, pero kasi, or medyo mas gusto nyo napakak, yung medyo ma-red talaga siya. Go ahead, it's up to you. Para medyo lang magkakulay yung mukha natin.
para hindi lang siya fail tingnan. Sa mga dalaging ding out there, sa mga millennials, nagnagawa nila yung medyo parang naglalagay din sila dito ng blush on. Yan. Para medyo, ano tawag dun? Yung junk look ba yun? Something like that. So, ayan. Just make sure na ma-blend siya para hindi ka naman mukhang sinampal ng nanay mo dahil sa late ka na naman uuwi kagabi. And for our final look, magli-lipstick na tayo. I'm using this Sephora Lip Story. Ayan. Number 9 po ang shade niya. Sephora Lip Stories ang collection niya. Let's do this. So, ipa-final ko lang ang aking look and I will be right back. And this is our work from home look. So, syempre, importanteng mag-supply. And dress light na para ka lang din nag-work. Though, it's up to you kung gusto nyo ng top and bottom. It's up to you guys kung saan kayo mas comfortable and mas presentable para ma-feel nyo naman na nag-work kayo. So, parang to all girls, mga bibila loves, alagaan nyo din yung looks nyo, alagaan nyo rin yung sarili nyo, hindi lang dahil sa nasa bahay ka, then kailangan, eto ka na lang, hindi ka na mag-aayos, minsan bigyan nyo rin ng panahon yung sarili nyo para mag-ayos, kahit na ganitong kasimpleng looks lang. So, sana may natutunan kayo sa aking vlog for today. I want to shout out my professor, Miss Fleur Deliza M. Hi, Ma'am Ems! That's all for today's vlog. Kung nagustuhan niyo itong video na to, please hit like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking new videos. So, that's all, Bibila Loves. I love you. Mwah, 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 mwah.